Ngayong araw, ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-test ng supply sa ating bahay gamit po ang tester. Hindi po itong nasa likod ko, para po yan sa anak ko. Sa ating tutorial, ang ating gagamitin po ngayon ay tester. Ipapakita ko po sa inyo yung basic parts ng tester. Ito po yung test probe at ito naman po ang test meter. Ito po ang lagayan. Hindi po yan kasama, lagayan lang po yun. Hello guys, shout out. Ngayong araw ituturo ko po kung paano mag-test ng basic power sa ating bahay. Katulad po ng ating outlet or mga plugs, power supply. Magagamit po natin to. Ngayon po, gamit po natin ay tester. Ngayon, ituturo ko po ang basic parts ng tester. Ito po ay test probe. Ito naman po ay test meter. Ngayon, mayroon po yung nakapukayok po yan. Hindi po kayo magkakamali sa pag-plug-in. At mayroong color coding din po. Black. Para sa black, meron po kulay yan sa butas. Ito po. Ngayon po, dito po natin isi-select kung anong supply ang gagamitin natin. Ngayon mga kabir, be-verify po natin yung outlet. Tingnan po natin kung ano yung output supply ng ating outlet. Una natin gawin, iset po natin sa voltage itong ating tester. Ayan po, makikita nyo, naka-voltage. Easy po siya. Para po sa safety nating tester, dapat tama po ang set natin dito. Okay, be-verify na po natin. Ayan po, mayroon po tayong nare-red. Nasa 239. Kita nyo po. 239. Ngayon mga ka-bear, kasunod nating i-test is yung power supply ng laptop. Kung ilan po ang voltaheng mare-red natin. Tara. Una po natin gawin, saksak natin ito power supply ng laptop. Kuhanin natin itong dulo. I-set natin yung ating tester. Set po natin siya sa DC voltage. Ayan po. Volts DC. Ngayon po, ang positive ay sa gitna. Tusok natin. Ang gilid ay negative. Ayan po. Mayroon po tayong 19.3 volts. Kalimitan po, nira-round up po yan. 20 volts po ang output ng ating power supply. Meron lang siyang loss na 7 volts. Okay. Nakikita niyo po, 19.3 volts. Ito na nga mga ka-bear. Ang kasunod nating ipapakita, instead na magde-detect tayo ng mga shorted, ang ipakita ay apply na lang po natin siya sa line tracing. Ang line tracing po, pag-detect ng dulot-dulo ng linya. Ngayon, papakita ko na po sa inyo, relax, sit back and relax. Ngayon po sa line tracing, ang gagamitin po natin is yung power cord.
Ang use po nito, madetect lang po natin yung dulot-dulo. Ang gagamitin po natin sa tester is continuity. Ito po. Ngayon, hanapin natin dito sa dalawang probe na to ng outlet kung saan yung kadugtong nitong dulo. Okay. Check po natin kung may alarm. Okay. Ngayon, i-verify po natin kung saan ang dulo. Wala. Ito po. Nandito po ang kanyang kadugtong. Lipat po natin dito sa kabila. Wala. Nandito na po siya. Okay. At yun nga po. Natapos na po ang ating tutorial. Huwag pong kalimutang pindutin ang subscribe, panoorin yung video, at mag-comment para balikan ko kayo. Matitest nga muna to kung gaano yung IQ. Ayaw. Walang alarm. Ayaw talaga. Wala. Walang laman. Hello guys. Sana may matutunan kayo sa aking tutorial. Maraming salamat po sa pagpanood. So, lagi niyo po suportahan RGTV para sa susunod. Marami pa po tayong ipapakita. So, subscribe.